magandang umaga o magandang tanghali o magandang hapon sa inyo lahat habang pinapakinig, habang nakikinig kayo at nanonood sa aking lesson para sa araw na ito. So mga grade 3 Akasha, lalong-lalo na, no? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbibigay ng sariling opinion o pagpapahayag ng sariling reaksyon o idea. Yan. So sana excited na kayong matuto kasi itong pagpapahayag ng reaksyon o pagbibigay ng opinion at idea ay napakalaking o napakahalaga para sa atin, no? Sapagkat dito natin maipapakita yung ating saloobin, kung ano yung naiisip natin, ano? O kaya kung ano yung idea natin tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kapaligiran o maaaring makaapekto sa ating pamumuhay. So kung handa na kayong makinig at handa na rin akong turuan kayo, tara, punta na tayo sa ating lesson. Nandito na tayo, ano? Yan. So, ang lesson natin ay pagpapahayag ng sariling idea at pagsasabi ng sariling idea at pagpapahayag ng sariling opinion o reaction. So, kanina naibigay ko na, ano, kung ano yung kahalagahan niya sa atin. So, sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makakapagsabi ng paksa o tema ng teksto. No, mga bata teksto, yun yung ating mga binabasa, o kaya yun yung ating mga napapanood o nakikita. No? Kuwento o sanaysay at makakagamit ng tamang salitang kilos pangdiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. So, ang dami ba kayo? So, ang dami nating matututunan ngayong araw na to, no? Unang-una, yung makakapagsabi daw tayo ng paksa ng tema o teksto ng kwento o sanaysay. No? Pangalawa, makakagamit din daw tayo ng tamang salitang kilos o pangdiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan, no? Yung mga nangyari sa inyo. So una, aralin muna natin ano ba ang paksa o tema? So alamin muna natin ito. Ang paksa o tema ay pangunahing idea na pinag-uusapan o tinatalakay sa isang pangungusap o talata. Ang mga salitang paksa at tema ay nangangahulugan ng titulo o simuno ng isang pangungusap o maaari ring isang talata ng isang paksa. Dito umiikot ang kwento. Ito ang itinatampok ng mga pangkat ng mga salita. Yun. Unang-una, no? Yan. Dapat nating malaman ang paksa o tema, siya yung pangunahing idea, no, ng isang pangungusap o talata. Minsan, yung paksa o tema, siya na rin yung nagiging titulo o simuno ng pangungusap, no? Titulo kung ito ay nasaan yung talata o simuno naman kung ito ay nasaan yung pangungusap, no? Dito umiikot yung kwento, mga bata, no? At ito din ang tinatampok. Ito din ang tinatampok ng mga pangkat ng salita. Pag sinabi nating paksa, yung buong talata, yung buong pangungusap, no, tungkol lang 'yun sa kanya. At yung mga salitang ginagamit natin, lahat 'yun ay nakapatungkol, no, o nakadikit sa kanya kasi siya nga yung paksa. Pa. Ang paksa o tema ay pangunahing idea na pinag-uusapan o tinatalakay sa isang pangungusap o talata, no? Kagaya nung nasabi natin kanina. Ang salitang paksa at ang mga salitang paksa at tema ay nangangahulugang titulo at simuno, no? So parang naulit lang 'to, no? Naulit lang 'to, i-phrase. So, ang mga pangtulong na detalye naman ay sinasabing nagtataglay ng mga mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kinalaman sa paksang pangungusap. Okay. So, di ba, meron tayong talata. No? Sa talata, binubuo yun ng
minsan apat, tatlo o hanggang limang pangungusap, no? So sa lahat ng pangungusap na yan, isa lang yung paksang pangungusap, no? Yung natitirang tatlo, apat o dalawa ay tinatawag natin na pangtulong na detalye o supporting detail, no? Tungkol din sa paksa natin. So malaki yung nagagawa nila para ma-emphasize lalo o matukoy lalo yung paksa. So eto, dito na ipapasok yung kasanayan natin, ano? So ang kasanayan sa pagtutukoy ng paksa o tema ng teksto, kwento o sanaysay ay isa sa mga mahalagang sangkap ng pagkilatis sa mga binabasa. Yan. Okay. So ngayon, ang binabasa nyo pa lang ay mga simpleng kwento, simpleng pangusap, talata, no? Tungkol sa mga bagay na simple lang din. Pero habang tumatagal at habang tumatanda kayo, marami kayong may encounter na mga babasahin na may malalalim na kahulugan, kagaya halimbawa ng dyaryo, ng mga libro na mga nobela, ganun, no? So yung kakayahan natin na makatukoy ng paksa o tema, no? Napakahalaga sa atin yan bilang mambabasa, no? Diyan tayo diyan na masasabi kung tayo ay magaling na mambabasa o pangkaraniwang mambabasa, no? Minsan kasi sa sobrang lalim ng o sa sobrang haba, no, yung iba nalilito na sa binabasa nila kung ano pa ba yung paksa. Ganon din naman yung mga manunulat, no. Ang isang batang mahusay sa pagsusuri ng mga akda ay isang batang may malalim na pag-iisip. Yun ang ngayon sinasabi ko, no. Kung ikaw ay may taglay na galing, no, sa pagsusuri ng mga teksto, no, lalo na natutukoy mo yung paksa o tema, sabi natin na ikaw ay isang bata na may malalim na pag-iisip sapagkat hindi lahat kaya na tumukoy ng paksa o tema ng teksto. Okay. So, kaibahan ng paksa sa tema. Kanina kasi magkadikit yung paksa at tema, no? O paksa o tema. Kanina magkadikit yun. Ngayon, tutukuyin natin yung pagkakaiba ng dalawa. Ang paksa, no? Ang paksa ay tumutukoy sa kung ano ang pinag-uusapan o mismong pinag-uusapan sa sitwasyon, likhang sining at sulatin. O kasama na dito yung likhang sining, ano, at saka yung sulatin. O pag sinabi daw paksa, ito yung mismong tinutukoy. Siya yung pinaka main character o siya yung pinaka main topic sa English. Samantalang ang tema naman ay umiikot ang idea sa kabuuan ng kwento. Ang tema ay nagbibigay ng aral sa mambabasa. Halimbawa ganito, ang paksa natin ay si Jose Rizal. So siya ang pag-uusapan natin. Ngayon, ang tema ay tungkol sa kabayanihan. So yung buong talata ay may kinalaman sa mga ginawa ni Jose Rizal na kabayanihan sa ating bayan, no? Samantalang yung paksa naman, siya mismo, no? Kasi siya yung pinag-uusapan doon, si Jose Rizal mismo. So yun yung kaibahan ng paksa at tema. So minsan may mga tema tayo na masaya, malungkot o nakakatakot. Tapos yung mga paksa naman, ay yung mismo mga tao o kaya ay idea o celebration, no? Halimbawa, araw ng mga patay, no? Kung yun ang paksa natin, pwede tayong magkaroon ng temang nakakatakot. So, alam na ba mga bata yung pagkakaiba ng paksa at tema? No? So, sana alam niyo na kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, kung hindi pa, pwede kayong magpatulong sa mga kasama niya sa bahay na makakatulong sa inyo, kagaya halimbawa ng inyong mga nanay at tatay, no? Ate at kuya, o kung sino man yung mga matanda na kasama niyo dyan para gumabay sa inyo. Ayan, naulit na ulit. So, ito ang halimbawa, no? So, marami ng bagyo ang dumating sa Pilipinas. Ang bagyong Rolly ay isa sa pinakamalakas na bagyo na nagdulot ng pinsala sa ating mga kabuhayan. So,
kung marami tayong mga kababayan ang nawalan ng bahay, tahanan, at pinagkakakitaan. Subalit, sa lahat ng mga nagdaang kalamidad sa buhay ng tao, pilit pa rin umabangon ang mga Pilipino. Intindihan niyo ba at naunawaan niyo ba yung kwento? So, basahin niyo pa uli kasi pag-uusapan natin kung ano yung paksa at yung tema nung talata na yan. Kung natapos ng basahin at natandaan na yung mga detalye, punta na tayo sa kasunod. Okay, so dito na tayo, no? So, ano yung paksa ng teksto? Ano yung pinag-usapan ba doon? So, ang sagot ay, ang paksa ay tungkol sa bagyo. Tama, di ba? Kasi sabi, marami ng bagyo ang dumating, no? Ano naman yung tema ng teksto? Ang tema ay tungkol sa pinsalang dulot ng bagyo. Minsan, pwede rin tayong magdagdag, no? Depende sa nakita natin. Kagaya, halimbawa, dun sa huling pangungusap, no? Nakita natin doon na marami mang bagyong dumaan, patuloy pa rin na bumabangon ng mga Pilipino. So, pwede rin ang tema ay tungkol sa pagbangon, no? O kabayan, pagiging matatag ng mga Pilipino. Pwede rin naman na ang paksa ay si Bagyong Rolly kasi siya yung na-highlight doon, no? O kaya nabigyan ng pansin. So, nasa sa atin yun, ano, bilang mambabasa kung paano natin titingnan yung paksa at yung tema ng teksto. O, ito ang isa pang halimbawa, mga bata. So, babasahin ko ito, tapos mamaya tatanungin ko kayo kung ano yung tema o yung paksa. Kaya, makinig mo, buti. Isang gabi na maliwanag ang buwan, naglalaro ng taguan ang mga bata. Sa isa nang nagtago ang mga bata, ipinikit ni Ruben ang mata sa puno. Pagkabilang ng 10, iminulat niya ang mata at isa-isang hinanap ang mga kalaro. Bigla na lamang nagulat si Ruben, wala na siyang kalaro. Umuwi na pala lahat ng kanyang mga kaibigan. Babasahin ko pa ng isang beses, ha? Okay. Isang gabi na maliwanag ang buwan, naglalaro ng taguan ng mga bata. Isa-isa nang nagtago ang mga bata. Ipinikit na ni Ruben ang mata sa puno. Pagkabilang ng 10, iminulat na niya ang mga mata at isa-isang hinanap ang mga kalaro. Bigla na lamang nagulat si Ruben. Wala na siyang mga kalaro. Umuwi na palang lahat ang kanyang mga kaibigan. So, natandaan niyo ba yung mga mahalagang detalye? So, sige. So, balik tayo dito. Sa palagay ninyo, ano yung paksa? Kung kayo ang tatanungin, ibigay ang paksa at ibigay din ang tema. So, dito, halimbawa, masasabi ko na ang paksa ay yung paglalaro ng taguan. Kasi doon umiikot yung kwento. O pwede rin natin sabihin na iniwan si Ruben ng mga kalaro. So, ano yung tema? So, yung tema ay kasiyahan. Pwede rin. Ito ay umiikot sa laro ng mga bata. So, yun yung tema. So, next tayo. So, dito, para sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral ngayon, pag-aaralan natin ang paggamit ng tamang pandiwa sa pagsasalaysay ng personal na karanasan. So, sa pagsasalaysay ng mga karanasan natin, no, dapat marunong tayong gumamit ng tamang pandiwa. Ano-ano ba yung mga pandiwa na ito? Pero bago yun, mahalagang bagay ang mga salitang kilo sa pagsasalaysay o paglalahad ng mga pangyayari upang higit itong maging kaakit-akit sa mga mambabasa o tagapakinig. Inibigyang buhay nito ang kahit pa pinakapayak na kaganapan na nais na ibahagi ng iba.
mga bata, ibig sabihin ng pinakapayak, no, pinakasimple. So, mahalaga daw pala ang mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng mga kwento o pangyayari. Sapagkat sa mga salitang kilos, no, kahit simple lang yung pangyayari, medyo nagagawa natin exciting pag binahagi na natin sa iba. Halimbawa, simple lang naman na nasipa niya yung bola. No? Tapos pagkakunento niya, alam niyo ba? Bola. Sinipa ako. Yusipa ako. Ubod ng lakas. No? So, sa pamamagitan ng mga salitang kilos. No? So, nagiging exciting yung mga, kahit na mga simpleng kwento lang. So, nasa sa tingin kung paano natin gagawin yung ginagawa. So, ang salitang kilos o pandiwa ay nagbibigay buhay sa mga pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng subject o kung sino man yung pinag-uusapan dito sa pangungusap na binibigyan ng toon o focus. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panglabi. So, papasok na tayo sa salitang ugat at panglabi. Ito yung mga halimbawa, no? Halimbawa ng mga panlapi na ginagamit sa pandiwa bilang karanasan. O sa English, ito ay adverb of manner. Okay. So, panlapi na na, ma, nag, mag, in, at kin. No? So, marami yan. No? So, yung iba dyan ay unlapi o nasa unahang panglapi, yung iba naman ay gitlapi o nasa gitna yung panglapi, at yung iba ay kulapi o nasa huli ang panlapi. Halimbawa, sumigaw. Sa sumigaw, ang salitang ugat ay sigaw. No? Tapos yung ginamit natin panlapi, yung kulay pula, no? Ito ay nasa gitna ng salita, kaya ito ay gitlapi. No? Sa pangalimbawa, yung nagluto. So dito, ang salitang ugat ay luto, no? Ang panlaping ginamit ay nan, no? At dito, ito isa itong unlapi o nasa unahang panlapi. So ang pangdiwa bilang karanasan ay kadalasang naipapahayag kapag may damdamin ang pangungusap at may tagaramdam ng emosyon o damdamin na nakapaloob sa pangungusap, no? Ang mga nabasa mong paksa at tema ay may mga ginagamit na kilos o pandiwa sa pagsasalaysay ng karanasan. So ito pa yung mga iba pang halimbawa, no? So nagalit si Ruben dahil iniwan siya ng kanyang kalaro. So dito, ang salitang ugat ay galit, no? At para maipahayag 'yon, no? Gumamit siya ng panlaping na. Yung galit ay naging nagalit. So dito, matinding emosyon na yung kanyang ipinapakita sapagkat ano na siya, nagalit na, no? Kasi iniwan siya ng kanyang mga kalaro. Yung pala, no? It's a prank lang pala, no? Okay, isa pang halimbawa ay umiyak ng malakas si Donna. Ito, pagpapahayag ko ng sariling karanasan na umiyak ng malakas si Donna dahil pumanaw ang kanyang ama. Dahil sa karanasan yun, no? Ang salitang ugat ay iyak. Ang panlaping ginamit ay ito, isa itong unlapi, no? At ang kanyang karanasan ay umiyak. Siyempre, pag may patay tayo, talagang umiyak tayo. So, nagulat si Nicole sa nakitang palaka. Salitang ugat, gulat, no? Panlapi nagpapahayag ng karanasan niya. So, karanasan niya, nagulat. So, kung tapos na tayo dyan, no? Punta na tayo dun sa ating module. So, dito naman tayo sa ating module, no? Ito yun, pagsasabi ng sariling idea o pagpapahayag ng opinion, ng sariling opinion o reaction. Ito ay nagsisimula sa page 12 ng module.
Ay, paksa o tema pala tayo. Paksa o tema. So, ang ano pala natin ay pagbibigay ng paksa o tema. Anyway, dito na tayo sa module, no? Magsisimula ito sa page... Saan tayo nagsimula? Sa page 14 tayo nagsimula. Ah, 7... Tama. Page 17 tayo nagsimula. So, gawain sa pagkatuto bilang 1, no? Ibigay ang paksa at tema ng teksto. Isulat din ang sagot sa inyong kwaderno. So, dito, ang pagkakaroon ng edukasyon ng isang tao, ang mahalagang bagay upang mabago ang lipunan, mahalagang makatapos ng pag-aaral ng mga bata. Ang sabi nga ni Nelson Mandela, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata na magagamit upang makapagpabago sa mundo. So, ulitin ko, ang pagkakaroon ng edukasyon ng isang tao ay mahalagang bagay. Upang mabago ang lipunan, mahalagang makatapos ng pag-aaral ang mga bata. Ang sabi nga ni Nelson Mandela, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata na magagamit upang makapagpabago ng mundo. So, yun yung una nating talata, no? So, alamin nyo kung ano yung paksa at tema ng teksto. So, pangalawa naman, yan ay isasulat sa inyong notebook, ha? Pangalawa naman ay tunay na masarap lang hapin ang sariwang hangin na nanggagaling sa kabukiran. Sa panahon ngayon na dumadami ang populasyon at ang mga sasakyan, naging marumi na ang ating kapaligiran. Dumadami na rin ang mga factory na nakatayo sa iba't ibang lugar. Sa ganitong mga sitwasyon, nagiging marumi ang ating kapaligiran. Ang nalalanghap na lamang natin ay ang mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan at mga dumi na nanggagaling sa factory. So again, isusulat ninyo sa notebook yung binigay na paksa at tema ng talata natin. Okay, para naman sa pangwakas nating gawain, no? O pagtataya, no? Gawain pagkatuto bilang 2. Piliin ang mga pangdiwang ginamit bilang karanasan sa pangungusap, no? Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. So, ulitin ko, no? Ang gagawin natin ay pipiliin natin yung pangdiwang ginamit bilang karanasan sa pangungusap. So, sa notebook natin ulit, isulat yung sagot, ha? Okay, number 1. Natuwa si Gina sa marka niya sa Pilipino. So, number 2. Naiyak si Nico sa pagkawala ng kanyang aso. Number 3 naman, nabigla ako nang malaman kung pumano na ang lolo mo. Number 4, nagulat si Elsa sa nakita niya. Number 5, naghihirap ang kanilang buhay ng masunugan sila. O naghihirap ang kanilang buhay ng masunugan sila. So yun. Para sa gawain pagkatuto naman bilang 3, pumili ng paksa sa ibaba at sumulat ng 5 pangungusap gamit ang tema ng pangdiwa bilang karanasan. So yung mga paksa na pwede niyong pagpilian ay paboritong ice cream flavor. Pangalawa, hindi malilimutang lugar na napuntahan. Pangatlo, pinaka nakakatawang pelikulang napanood. Pang-apat, pinagmulan ng sariling pangalan. So, hindi lahat yung gagawin nyo. Pipili lang kayo ng isa, tapos sumulat kayo ng 5 pangungusap na gumagamit ng pangdiwa bilang karanasan dun sa pag-describe nyo, dun sa pagpili nyo, dun sa paksang gusto mo. Okay, para sa ating pinaka-pangwakas na gawain, paglalahat na. So, kumpletuhin ang pangungusap, isulat ang sagot sa kwaderno. So, nabatid ko na ang blank o tema ay pangunahing idea na pinag-uusapan o tinatalakay sa isang pangungusap o talata. Ang salitang blank o
Tema, Blank Tema ay nangangahulugan ng titulo at sinuno ng isang pangusap at o maaari ng isang talata. Hanggang dito na lamang po muli ang ating pag-aaral. No? Kung may tanong, pwede kayong mag-chat sa akin. Sasagutin ko yan. Pwede rin kayong magpaturo sa inyong mga nanay at tatay at sa mga ate o kuya ko. Sino man yung available na makakatulong sa inyo. So hanggang dito na lamang at ako'y magpapaalam muna. Ako muli si Teacher Carlo. Hanggang sa muli pagkikita. So yun, nagkamali ako kanina, no? Nabanggit ko na ang pag-aaralan natin ay pagbibigay ng reaksyon o opinion tungkol sa isang o pagbibigay ng sariling reaction o opinion. So nalito lang ako. So ang pinag-aaralan na talaga natin kanina ay pagbibigay ng paksa o tema. So pasensya na, nagkamali si teacher. Itin ko, ang pinag-aralan natin ngayon ay pagbibigay ng paksa o tema. Hanggang dito na lang talaga. Paalam.